Alright. Done. So, ang ating finished product. My fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Hello guys! So, ngayon, pinalitan ko yung grab bar ng bike ng misis ko. Kasi yung gamit niya before is 42. So, ngayon, nagpalit ako ng 40. Pero yun nga, as you can see, yung pinalit ko, hindi pa rin a rope. So, nagre-reklamo siya minsan na pag matagal na yung bike, pagbabike niya, sumasakit na yung kamay niya. So, actually 50K lang yun, sumasakit na yung kamay niya. So, ngayon, para ma-add ang comfort, okay, ng kanyang pag-ride, okay, ang technique, kaya pwede kong ma-advise sa technique. So, pwedeng ma-apply sa inyo, or pwede rin hindi. Pero sa akin, matagal ko na siyang ginagawa. Okay? Para tipid din. So, meron ako dito mga use na bar tape. Okay? So, itong mga bar tape na to, actually, ito yung gamit niya nung nakaraan. Ngayon, ang gagawin ko lang is dudoblihin ko. So, ikakabit ko siya ulit yung luma. And after that, okay, papatungan ko siya ng bago. Ayan. So, salamat sa Shopee. Mura lang itong mga bar tape na to. Kaya, sulit na doblehin siya. Yeah. Okay. So, yun muna. Ipapatong ko muna yung mga lumang bar tape na gamit. Since, yan, nakikita nyo marami akong extra bar tape. Actually, parang mga tatlong set na bar tape yung gagamit ko. Nagagamitin ko nito. Para sobrang comfort talaga kahit hindi siya ka-aero drop bar, yun yung mararamdaman niya. Actually, medyo natitipid talaga. Wala pa ako kami na hero. Kaya bago ako na parang. Okay, sa mga natitipid siya. Kahit hindi naka-aero bar, okay, doble nyo na lang party. Mura lang. Ayan. So ito isang pares, iikot-ikot ko lang yan. After that, after lang dito nakaikot, ibabalik ko yan hanggang sumagad ulit dito. Ayan. Okay, after ko ma-reach yung SDI, ibabalik ko lang siya ulit. Ayan. So hanggang dito siya. At dahil dyan, gagamit ako na electrical tape para ano pa lang to ha? First coating pintura. Ayan! Ito na ang ating used bar tape. Nakapit na natin yung isang piraso. Ayan. So, syempre sa kabila naman. Ganun lang kabilis, no? Tipid pa. Pag kayo gagawa, syempre. Ipit, ikot. So, make sure pantay siya. Gamitan lang natin ang galirimeter. Yan, galirimeter with kasamang tanchameter. What? Wow! Actually, kung bakit mura lang talaga din ito ng bitin, gamit ko. Gano'y magano? Parang mga 250 lang siya, pares na. So, kahit bumili kayo ng mga dalawang pares ito, sulit pa rin, di ba? Comfort pa. Hey. Okay, then balik ulit. Alright. Tulang din. Okay.
electrical tape again. Okay, kapilang coat done. Pintura lang ulit. Ayan, actually, mararamdaman mo na ang ano eh. Since magka-dalawang balik siya, mararamdaman mo na yung kapal. Ayan. At ngayon, ito naman yung kapila naman. Yung baba. Ayan. So, meron ako dito isang ginapit. So, yung na-use. Ayan, magkakalangan din na. So, ito naman ilalagay ko dito sa iba. So, after nito, ilalagay ko na itong kanyang bagong biling bahay. Ayan. King, syempre, girl. Ganun lang din ulit. Tito-tito lang. Yeah. So, naabot na naman natin yung steel guide. Dahil dyan, sakto lang siya. Ipay pa mo na lang siya ulit. Okay. Then, kabila naman. Smooth bilang without edge. Smooth. Smooth. Yeah. Ko correct na naman ako nasa ako sa English. Okay. Oh, di ba sa akong slapo lang din para sa kanila. At yan, titake mo na naman natin ulit. Yan! Pwede na to? Wow naman! Wow! Wow! So ngayon, ipapatong na natin ang bagong brand new na party. Bago na brand new party. Pink! So di po ako sponsor na itong party. Bikini na yun. Bikini na yun. Will you please repeat it? Mura lang dito. Oops. So actually, sa pagkaabit ng bar tape, dapat po talaga ang inuuna sa baba. Yan. Sa baba po yan hanggang pataas. Kaya may purpose po. Kaya po siya may tape. Ayan. Ito po talaga yung nilalatag pag-ending. At galing po sa baba, actually kasi, mas matibay po yung bar tape pag galing sa baba kasi pag hindi siya nakausli, parang ganito po kasi yung nangyayari dyan. Oh, sige, mamaya na ako explain ko rin. Ang hirap eh. Okay. So, pati muna natin. Gagamitin natin, ito yung enter para matibay-tibay. Thank you.
Wow, lembut. Tingnan natin close. Yeah. Yo. Saya sa kamay, ang kapahal. Eh, medyo may nakaus dito. Ayusin ko lang. Ito yung sinasabi ko, pag ito galing sa ilalim, ayan, nakapaganon tong tupi. Hindi siya nakausulay. Kasi pag dito namang manggagaling siya, baliktad naman. So, ibig sabihin, mas madali siyang masira pag nakaangat to. Since, pag ganun lagi yung hawak, ayan. So, mas matibay siya ng ganyan. I am the one, the way your son don't need... Get you na. Alright, tapos dito mo nagagamitin yung tape! And actually pala, bago ko lagay itong finishing tape na to, kailangan muna natin ulit lagyan ng... Tanin! Ayan, electrical tape. Para mas matibay at mas makapit siya. Ayan, close natin dito. Parang hindi pasukan na tubig. Okay. Kailangan pala pantay. Medyo usi lang talaga. Ayun! So, natapos na ang ating isang side. Ayan. Malayo ng difference ng kapal niya, di ba? Hinihinga ang saya na sa kamay na ito. So, comfort. Lalo na kung naka-gloves ka. So, isa na lang. Pakita natin mamaya ang finish product. Ikot, ulit! Tama ba? I-check ko kung pantay ang aking ilay. Okay.
konting banat. Alright, done! Ayan. So, ito na po ang ating finished product. Ang kapal. Actually, malaki po yung kamay ko eh. Pero kung yung misis ko yung nagamit na ito, ayan. Swak na swak. Pasok na pasok. Pasok sa mga. Alright, yun naman po. So, ang ibig ko lang kong sabihin, doblehin niyo po ang bar tape. Okay? Para mas mag-comfort po ang inyong grip. Lalo yan pag long run. Sobrang effective po siya. Okay? So, Shopee meron na marami ng bar tape na mura. Thank you po.